Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello sa inyong lahat. At good morning na rin and shout out sa lahat ng mga audience ko dito sa Pilipinas. Hello, hello, good morning, good morning. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos. May good news tayo dito tungkol sa kanya, no? Si PBBM may bago ng in-appoint na AFP. Okay, alamin ang buong detalye dyan mamaya. Okay, pangalawa nating pag-uusapan guys, itong si Walden Bello, no? Kung matatandaan natin, ito ay vice presidential ni Calyodi noon. Yung during the debate, maanghang yung mga salita, di ba? Binatikos pa niya si Presidente Bongbong Marcos at si Inday Sara noon, di ba? So, yan ang pag-uusapan natin. Itong si Walden Bello, inaresto. Okay? Alamin natin bakit inaresto ito ng kapulisan. Okay? So, yan ang topic natin mamaya. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, guys, I'm begging you, huh, na to please like and share this video sa ating YouTube at Facebook. Okay? Like and share. Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay. Naka-like and share na lahat sa Facebook at YouTube. And also, i-subscribe nyo ang Donmar TV, okay? Subscribe and follow sa ating Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe at follow. Ready? Importante ito. 1, 2, 3, go! Okay? Importante ang subscribe at follow para lagi kayong updated sa mga balita natin tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. At yung like and share, guys, importante yan sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, itong ating mga totoong balita tungkol sa ating presidente at vice-presidente. Okay? Help me na kakalat itong video na ito. Punta tayo dito sa ating good news with Presidente Bongbong Marcos. May bago na siyang in-appoint na Armed Forces of the Philippines na chief. Okay? So, basahin natin ang balita tungkol dito. Okay. Binalita ito ng Manila Bulletin. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hands over the AFP command symbol from outgoing CSAFP General Andres Centeno. Oh, magpapalit na silang pwesto to incoming CSAFP Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. This signifies the transfer of the military leadership to the new chief of staff. Okay, so yung outgoing at yung incoming natin, nagpapalit ng powers. So, ayan, good news, may bago ng in-appoint. Okay? At ito pa, VP Sara Duterte attends the AFP Change of Command Ceremony at Camp General Emilio Aguinaldo in Quezon City on Monday, August 8, Inday Sara Duterte's Facebook. Ayan. Importante kasi itong i-attend nila yung ating AFP kasi ito yung haligi ng ating bansa, di ba? Kung ano yung mga sakuna, yung mga, kung meron mga kaaway ang ating bansa, ito yung departamento o ito yung mga tauhan na tutulong sa atin sa bansa, no? So kaya yung vice presidente at yung president natin nag-a-attend talaga dito. Malugod nating tinanggap si Lieutenant, ito yung bagong AFP chief ha, Lieutenant General Bartolome Vicente O. Bacaro, PA, bilang ika-58 chief of staff ng hukbo, kapalit ng General Andres C. Centeno, PA. She said in a Facebook post. Okay. So, ayan. No? Present ang ating vice president during the change of command. Ang tanong ngayon, sino ba itong bagong AFP natin? Sino ba si Bartolome Vicente Bacaro? Okay. So, basahin natin ang kanyang
profile. Ayan. So, ayan. Ang katabi ni Presidente Bongbong Marcos, yan si Lieutenant Bartolome Bacaro, Vicente Bacaro. So, si first AFP Chief of Staff to be given a fixed 3-year term in accordance with Republic Act 11709. So, noon, tag 3, ano lang yan, di ba? Tag 3 months lang yan. Ngayon, siya yung first time. 3 years. So, sa within the presidency of Bongbong Marcos, may dalawang AFP chief ang mangyari, no? So, siya yung first ever AFP chief na makaranas ng 3-year term. Okay? Tatlong taon yan. Tagal-tagal yan. So, maganda yan para tuloy-tuloy na yung mga plano natin, di ba? Okay. Recipient of the Medal of si tawagin na lang natin na BVB kasi Bartolome Vicente Bacaro, so BVB. Itong si BVB, recipient of the Medal of Valor, the highest award for combat in the AFP after enduring a 10-hour encounter with the 150 NPA rebels in Maconacon, Isabela in 1991. So grabe pala ang pinagdaanan ni Sir Bacaro, no? Has 36 military merit medals, 9 combat commanders, kagitingan badges, 5 distinguished service stars, 2 silver wing medals, 2 bronze cross medals, and 1 silver cross medal. Ang daming mga award itong taong ito. So karapat-dapat talaga siyang malagay dito. Deployed to Iraq as member of the United Nations contingent for a year. Wow! Grabe naman itong experience ni Sir Bacaro. Spokesman and Chief of Public Affairs of both Philippine Army and the AFP. And he was also the commander of the AFP's Southern Luzon Command o SOLCOM. Ayan ang background ni Bartolome Vicente Bacaro. Okay, Lieutenant Vicente Bacaro. So, ang comment ko dito, no? I wish him all the best, no? Kanila Presidente Bongbong Marcos at itong si Lieutenant Bacaro, wish him all the best na maganda lang ang relasyon nila, no? Karapat-dapat naman itong si BVB dito, no? At mas alam kong itong si Presidente Bongbong Marcos ay masusing pagpili nito sa AFP, no? So tuloy-tuloy ito na maging loyal naman itong ating bagong AFP kaysa ating pangulo. So wish them luck, and this is a good news to all the Filipinos, okay? So makakaasa tayo sa AFP, no? Kasi magaling itong itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. So punta tayo dito sa issue ni Walden Bello, na inaresto itong si Walden Bello. Okay? Bakit ito inaresto? Kung matatandaan natin na ginawa niya kay PBBM at ni Inday Sara Duterte during the campaign period, yung nagdebate na hindi sumipot itong si Inday Sara Duterte at si Presidente Bongbong Marcos dahil nga ayaw nila ng yung debate na nagsisiraan lang. Ngunit itong si Walden Bello noon sa panahon ng kampanya, no? Talagang hinahamon niya itong ating pangulo at vice presidente natin. But at that time, so they are still not yet the president and the vice president. So itong si Walden Bello, confident talaga na hinamon si Inday Sara at si BBM noon, 'di ba? So hinamon niya. So talagang masasabi ko na manghang talagang taong ito, mananalita ba? Kung accused ng accused without even bitterness lang ba, yung insecurity niya, pinalabas niya kanyang emosyon. Okay, sige. So, wala tayong magagawa dyan. Ganyan siya eh. So, basahin natin ang balita. Bakit siya inaristo? Okay? So, ito yung unang balita. Former vice presidential candidate Walden Bello, nakalagay dito vice president kasi siya yung running mate ni Calyodi
Calyodi as president, presidential, siya naman vice presidential. Vice presidential candidate Walden Bello has been arrested for cyber libel crime by members of the Quezon City Police District and was brought to the camp Karingal in Quezon City on Monday, August 8, 2022. Ayan, nakaposas pa si Bello. Pero peaceful daw. May mga sinasabi silang peaceful raw ang pag-arrest ni Bello. So, panoorin natin itong pangalawang balita. Defeated, Manila Bulletin pa rin. Defeated Vice Presidential Candidate Walden Bello was arrested Monday, August 8 by the police for two counts of cyber libel in Quezon City. So, ayan, oh, kitang-kita. Nakaposas. So, yan, binalita yan ng Manila Bulletin. So, ayon sa balita, no, ang detalye ng mga balita, inaresto sa police ng QCPD itong si Walden Bello, Quezon City Police District, na siya pala ay 76 years old, no? And he is also a human rights activist, no? Lagi itong present sa mga rally-rally ng mga human rights na reklamo, di ba? So, kahapon, August 8, Monday siya inaresto, no, sa kanilang bahay sa Barangay Holy Spirit, mga around 5 p.m. siya inaresto, no. So, ang pwede siyang makapag-bail, no, sabi ng balita na kasi 2 counts yung kanyang complaint eh. So, ang bail, pwede siyang mag-bail ng 48,000 pesos each. So, mga around ano din, nasa mga 96,000 ang dalawa, no. Malaki pala ang piyansa nito. So, ang sino ba ang nag-complain? Ang complainant dito is si Jeffrey Tupas. No, itong si Jeffrey Tupas ay taga Davao na dating City Information Officer ng Davao. Dating City Information Officer ng Davao. So, nag-file siya ng complaint last March 2022. Ang dahilan ng kanyang complaint, inakusa siya na involved siya sa illegal drug trade itong si Jeffrey Tupas. So hindi pwede yan, no? Merong mag-akusa sa inyo na wala namang basihan. So that is a cyber libel. So 2 counts ang sinabi ng balita. Okay? So ngayon August 9 ngayon, 'di ba? Tuesday, pwedeng mag-bail, pwedeng i-fix ni Walden Bello ang kanyang 2 counts na reklamo, no? So that will be 48,000 pesos each. Ang laki-laki na. Pero mayaman itong si Walden Bello, makapagbayad siya, makapagpiyansa siya, no? Pero hindi siya makulong muna, pero yung kanyang kaso ay ongoing, no? Kagaya nung ginawa nung kay Maria Ressa noon, nakapag-bail yun si Maria Ressa, no, hanggang may judgment na, ba? So ito, bago pa lang ito, pwede siyang mag-bail, di siya makulong muna, pero kaya nga, in every count, that is 48,000. Malaki. So ayan, nag-akusa siya ni Jeffrey Tupas na involved itong si Jeffrey Darao, ha? Yan ang sabi ni Walden Bello, siguro na inakusa niya sa social media siguro o kung saan ba niyang anong interview ba. Hindi pa natin alam na ito raw si Jeffrey Tupas ay connected sa illegal drug trade, which is wala siyang exact na basihan, kaya inaresto itong si Walden Bello. So ang comment ko dito, no, hindi na tayo magmamagaling, pero comment lang tayo na bilang ordinaryong mamamayan, no, ordinaryong Pilipino, no. So comment ko dito, hintay tayo sa story about this. Wait muna tayo. Hindi tayo makapag-judge kaagad, no? Kasi this is a delicate na case, no? So, masasabi ko na itong si Walden Bello ay maanghang talagang mananalita, no? Yung na-observe ko sa taong ito ay talagang yung ma-carried away siya sa kanyang emotion na to the point na
kung ano na lang ang pinagsasabi, kagaya ng ginawa niya kay Presidente Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte noon, no, sa ating Vice Presidente, na talagang hinahamon niya, na talagang he talks dirty, no, sa kanyang mga pananalita. So kaya ayan, no, nakasuhan na no, tuloy siya sa kanyang mga style, no. Pero ito si Bellio, no, kahit ganito yung nangyari sa kanya, Bellio has the right to prove himself na inosente siya. Pwede siyang kukuha ng abogado. Hmm? Kukuha siya ng mga tauhan niya, group of mga lawyers niya, para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ganyan naman talaga ang sistema natin sa Pilipinas, di ba? So, may right siyang gumawa ng ganyan, no? So, ayan, si Presidente Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, Vice President natin, inaway mo noon, di ba? Bellio, inaway mo. Pero hindi ka pinatula ng ating presidente at vice presidente, no? Tiklop lang ang mga bibig ng ating mga leaders sa mga batikos mo, no? So, baka naman, no? Baka, sige, analysis lang natin ito, no? Baka naman sa mga darating na araw, pagbibintangan mo itong ating presidente at vice presidente kaya ka inaresto. Huwag naman, di ba? Baka gumaya ka kay Maria Ressa. Huwag naman sana, ha? Kasi ina-analyze ko 'yan eh. Kasi kayo yung mga reklamador dito sa Pilipinas eh. Yun, mga aktivista kayo, di ba? So, huwag naman sanang humantong na itong presidente natin at vice presidente ang inyong pagbibintangan na inaresto kayo. Inaresto kayo dahil may cyber libel case kang kinasuhan ka, no, ni Jeffrey Tupaz. Inakusahan mo sila, no, na involved sa illegal drug trade. So you have to face that one. You have to face your case. No? So yung pag-akusa mo kay Jeffrey Tupaz na involved siya sa illegal drug trade, mahirap yun, no? Kawawa yung mama na inakusahan mo, no? So, he has the right na ikaw talaga ay kasuhan. So, you have to face the charges kasi may ginawa ka sa tao, di ba? So, ang masasabi ko lang dito sa ating audience ay lesson learned. Okay? Bakit ko nasabing lesson learned? Kung wala tayong ebidensya sa isang taong inakusahan natin, shut up na lang tayo, no? So yan ang lesson natin. Wala tayong karapatan para ipahiya ang isang tao, no? Kung wala tayong ebidensya, shut up na lang tayo. So iwasan mo yung mga maanghang mong mga salita, no? Na walang basihan. So yun lang ang sabi ko, lesson learned ito sa iyo. So, inaresto ka kasi nagbibintang ka ng walang basihan. So, yan. So, kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo dito kay Walden Bellio. Kung tama lang bang inaresto itong taong ito. Okay? At tama lang ba ang ginawa ng complainant na si Tupaz Jeffrey na kasuhan ito? Okay? I-comment down below. Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue dito. Babasahin natin yan. At also guys, mag-comment, react kayo kung ano ang masasabi nyo sa bagong AFP chief na itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos. No? Mag-comment, react, babasahin natin yan kung anong masasabi nyo sa good news natin rin. Okay? So, guys, patuloy nating ipaglaban itong ating presidente at ating vice presidente sa ating mga vlog, sa ating mga programa dito, no? At mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So, don't forget guys, itong video na ito, i-like at i-share ito para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe and also follow Donmar TV para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, hanggang dito lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas.
Have a great day and God bless everyone.